Hello, what's up YouTube? This video, pag-uusapan naman natin kung ano nga ba yung karaniwang pinapagawa ng mga customer sa Oppo F1S. Yung Oppo F1S nga inirelease noong August 3, 2016. So, halos mag-aanim na taon na din. Nung unang lumabas tong Oppo F1S, ang kagandahan dito, sobrang ganda ng selfie camera niya. Kasi meron na nga siyang 16 megapixel. So, sobrang ganda ng pang-selfie. Ngayon, ano nga ba yung madalas ipagawa ng mga customer sa Oppo F1S? Ang number one dyan ay yung password, no? Ito yung nakalimutan nila yung password nila. O hindi na naman nila maalala. So, ang ginagawa po dyan ay tinatanggal po yung pattern niyan sa program. Ang kagandahan naman ay minsan ay nare-read pattern niyan o yung pattern lang yung nakukuha. So, hindi na mabubura yung laman. Yung pangalawang madalas na sira naman ng Oppo F1S ay itong LCD. No, alam naman natin na sobrang tibay nga ng LCD ng Oppo F1S. Kahit na ilang beses na yung namabasag, hindi talaga yun nasisira. Maliban na lang kung mapupuruhan talaga siya ng sira o sobrang lakas ng pagkabagsak. No, pag mga ganyan po, kailangan na po yung palitan ng LCD. Ang pangatlong madalas na sira ng Oppo F1S, ito nga ang battery. No, sa sobrang tagal na nga ng Oppo F1S, minsan madali na siyang malobat. Sa sobrang tagal na nga ng Oppo F1S, minsan nasisira na yung battery. Ito na yung madali na nga malobat. No, halos mag-aanim na taon na rin kasi siya sa market. Ngayon kung bumili ka ng Oppo F1S nung unang labas niya, halos mag-aanim na taon na yung cellphone mo. Kaya kung mabilis na siyang malobat, natural lang po yan. No, ang solusyon lang po dyan, kailangan mo lang palitan ng baterya. At ang number po na madalas ipagawa ng customer sa Oppo F1S, itong charging pin. Ito yung minsan nabubungi na yung charging pin nila o minsan hindi na nagcha-charge. No, pag ganyan po, kailangan lang yung palitan ng charging pin. So ano nga ba yung latest na sira na lumalabas sa Oppo F1S? Ang madalas na sira na lumalabas ngayon sa Oppo F1S, ito yung biglang namatay. No, ito yung ginagamit mo lang tapos bigla siyang namatay at ayaw na mabuhay. Ito yung ginagamit mo siya sa YouTube, sa Facebook at bigla nga siya nag-shutdown at ayaw nang mabuhay kahit i-on mo. Pag ganyan po ang sira po niyan sa board na, no? Ito yung pinaka EMMC. No, sa sobrang tagal na nga din ng Oppo F1S, talagang minsan bumibigay na yung board. So, kailangan na po yung palitan. No, ang gagawin po dyan, change board o minsan iaangat yung pyesa. Pero pag ganyan mga solusyon na po, medyo mahal na po yan. Ngayon, ano ba yung overall review naman natin dito sa Oppo F1S? Ang overall review naman natin sa Oppo F1S, sobrang tibay po ng unit nito. No, nung unang labas nito, sobrang ganda nga ng selfie camera. Sobrang tibay ng program at sobrang tibay ng board nito. No, kahit nga nababagsak na ng ilang beses, hindi pa rin siya nasisira. Yun nga lang, sa kalaunan nga, sa sobrang tagal na rin, minsan bumibigay na nga yung board. No, ang pinaka-latest din naman na ano nito, meron nga itong lumalabas ngayon na clone. No, ito yung Oppo F1S na China variant. No, ito yung nabibili mo lang sa Facebook. No, kaya ingat kayo sa ganitong unit. Meron kasi nabibenta ng mga ganitong Oppo F1S na sobrang mura. Ang problema lang dito, China variant po yan. No, hindi po yan talaga yung Oppo F1S. At sana po may natutunan kayo sa video na ito at muli maraming salamat po sa inyong panonood. At kita-kits tayo sa susunod na episode. Basta informative, i-upload natin.